Bago tayo mag-umpisa ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito, at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mahalagang balita. Sa mga nakalipas na araw, mas lalo pang uminit ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, kaya ang Estados Unidos ay nagtalaga ng mga tauhan ng militar sa Taiwan, bagamat hindi sa anyo ng malawakang deployment sa kalye. Sa halip, ang mga tropang US na ito ay pangunahing kasangkot sa pagsasanay at mga tungkulin sa pagpapayo. Ang mga espesyal na puwersa ng Amerika, kabilang ang Green Berets, ay nakatalaga sa Taiwan upang magsagawa ng tuloy-tuloy na mga misyon sa pagsasanay kasama ang mga puwersa ng Taiwan. Ang deployment na ito ay umaayon sa National Defense Authorization Act para sa fiscal year 2024, na naglalayong pahusayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Taiwan bilang tugon sa dumaraming banta mula sa China. Kasama sa presensya ng US ang humigit kumulang 200 tropa na nakikibahagi sa mga misyon ng pagsasanay kasama ang mga sundalong Taiwanese. Nakatuon ang mga misyon na ito sa magkasanib na pagsasanay at pagbuo ng mga alituntunin sa pagpapatakbo, pati na rin ang paggamit ng mga advanced na teknolohiyang militar tulad ng Black Hornet nano drones. Ang kooperasyong ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili at tiyakin ang katatagan ng rehiyon. Bagamat makabuluhan ang mga aktibidad na ito sa pagpapakita ng pangako ng US sa pagtatanggol ng Taiwan, hindi nila ipinapahiwatig na ang mga sundalo ng US ay nakaposisyon para sa agarang pakikipaglaban sa mga puwersang Chino sa lupain ng Taiwan. Sa halip, ang pagbibigay diinay sa pagsasanay at pagbuo ng kapasidad upang mapanatili ng Taiwan ang isang matatag na kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Sa kabilang banda, mas uminit pa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, dahil simula ngayong Hunyo taong kasalukuyan, magpapatupad na ang China ng bagong panuntunan sa West Philippine Sea. Ito ang kontrobersyal na bagong panuntunan na nagpapahintulot sa China Coast Guard na pigilan ang mga dayuhang sasakyang pandagat at kanilang mga tripulante ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis. Nalalapat ang panuntunang ito sa anumang dayuhang sasakyang papasok sa tubig na inaangkin ng China bilang sarili nito. Ang bagong regulasyon ng China ay nagdulot ng galit sa mga mangingisdang Pilipino at mga opisyal ng gobyerno. Iginiit ng China na ang panukalang ito ay kinakailangan upang maprotektahan ang maritime sovereignty nito. Gayunpaman, kinundena ng Pilipinas ang panuntunan, tinawag itong tahasang paglabag sa internasyonal na batas at isang paglabag sa mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya sa kanyang eksklusibong sonang pang-ekonomiya. Pinapalakas ng Philippine Coast Guard at Armed Forces ang kanilang pagpapatrolya sa rehiyon para pangalagaan ang mga mangingisdang Pilipino. Inulit ni Defense Secretary Galberto Teodoro na walang legal na batayan ang mga aksyon ng China. Ayon pa kay Teodoro, kung ikukulong ng Chinese Coast Guard ang ating mga mangingisda, ituturing natin itong harassment, kaya paigtingin natin ang ating presensya upang protektahan ang ating mga mamamayan laban sa maling batas ng China sa sarili nating bahura. Habang umiinit ang sitwasyon sa ating mga karagatan na inangkin ng China, nananawagan ng gobyerno ng Pilipinas para sa internasyonal na suporta upang itaguyod ang mga batas pandagat at matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang papalaot sa nasasakupang karagatan. Inulit naman ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas, na binibigyang diin ang kanilang mga pangako sa pagtatanggol sa isa't isa. Kabilang dito ang pagpapatibay na anumang armadong pag-atake sa mga sasakyang pandagat ng China o puwersa sa South China Sea. Ang paninindigan na ito ay pinalakas sa panahon ng isang trilateral summit sa Japan, kung saan tinalakay ng mga pinuno ang pagpapahusay ng magkasanib na pagsisikap ng militar at mga pamumuhunan sa infrastruktura sa rehiyon upang kontrahin ang mga agresibong aksyon ng China. Nagsusumikap din ang US at Pilipinas na kontrahin ang mga salaysay at aktibidad ng China sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga internasyonal na batas sa maritime at pagsasagawa ng magkasanib na patrol sa Indo-Pacific. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong tiyakin ng isang libre, ligtas, at bukas na Indo-Pacific, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtataguyod ng internasyonal na batas at pagsuporta sa soberanya ng mga bansa sa rehiyon. Samantala, pumanig naman ang Japan sa Pilipinas at pinagtulungang kontrahin ang mga alituntunin na ginagawa ng China sa pang-aangkin nito sa mga teritoryo na nasasakupan ng Pilipinas, ang suporta ng Japan ay higit pa sa pagtatanggol.
Ang Japan ay isang makabuluhang kasosyo sa ekonomiya para sa Pilipinas, bilang pangalawang pinakamalaking kasosyo sa kalakalan at pinakamalaking mapagkukunan ng bilateral na opisyal na tulong sa pag-unlad. Ang pamumuhunan ng Hapon sa infrastruktura at teknolohiya ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Halimbawa, ang Japan at US ay nagbigay ng malaking mapagkukunan upang suportahan ang mga pagsulong sa teknolohiya at mga proyekto ng malinis na enerhiya sa Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang suporta ng Japan para sa Pilipinas ay multifaceted, pinagsasama ang pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa pang-ekonomiya at teknolohikal na pakikipagtulungan upang palakasin ang katatagan ng Pilipinas laban sa mga panlabas na panggigipit at mapahusay ang katatagan ng rehiyon. Ang Estados Unidos at Japan ay makabuluhang pinalakas ang kanilang suportang militar sa Pilipinas, na nagbigay ng mga bagong armas at sistema upang pahusayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa, lalo na sa gitna ng tumataas na tensyon sa South China Sea. Ang US Army ay nagdeploy ng kanilang bagong mid-range capability missile system sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Ang sistemang ito, na may kakayahang maglunsad ng Tomahawk cruise missiles at SM-6 missiles, ay dinala bilang bahagi ng Salaknib 2024 exercise, isang joint military drill kasama ang armadong puwersa ng Pilipinas. Ang deployment ay naglalayong pahusayin ang interoperability at kahandaan, na minarkahan ng isang makabuluhang milestone sa pakikipagtulungan sa depensa ng US at Pilipinas. Ang Japan ay nagbibigay din ng malaking suportang militar sa Pilipinas. Kabilang dito ang pagbibigay ng tulong sa seguridad at pagpapahusay ng kakayahan ng Pilipinas sa maritime at aerial monitoring. Binigyan ng Japan ang Philippine Air Force ng mga air surveillance radar at ang Philippine Coast Guard ng mga patrol vessel na makabuluhang pinalalakas ang maritime domain awareness at mga kakayahan sa pagtugon ng bansa. Ang tumaas na kooperasyong militar na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US at Japan upang suportahan ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon at mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific, lalo na sa liwanag ng mga assertive action ng China sa South China Sea. Nagpahayag ng kasiyahan at pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na suporta mula sa Estados Unidos at Japan sa pagpapalakas ng kakayahan ng depensa ng bansa sa gitna ng tumataas na tensyon sa China sa South China Sea. Ang suportang ito ay bahagi ng mas malawak na pakikipagtulungan sa pagtatanggol at seguridad na naglalayong mapanatili ang katatagan ng rehiyon at tugunan ang mga ibinahaging alalahanin sa seguridad. Sa kabila ng matinding pagtutol at panawagan ng pagpigil mula sa Estados Unidos at Japan, patuloy na ipinapatupad ng China ang bagong patakaran nito sa South China Sea laban sa mga Filipinong papasok sa teritoryo ng China. At ituturing ng China na kaaway ang mga bansang pipigil sa kanilang mga hakbang at hindi magdadalawang isip na kontrahin ang mga bansang tumutulong sa Pilipinas. Ikaw, Idol, ano ang masasabi mo sa bagong batas ng China sa South China Sea? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.